Para sa'yo itong video na to, kung naguguluhan ka na sa build mo, para sa'yo to. Yo, 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 pizing, pizing, kamusta na naman kayo mga men? Welcome again sa panibago nating video. Bago ang lahat, salamat muna sa mga sumusuporta. Yan yung mga nagko-comment kaya tayo may panibagong video. Salamat sa suporta. So yung mga men, ang video na ito nakita natin sa description ulit, tungkol ito sa mga free to play players na hindi malaman yung gagawin nila sa item nila. Free to play players na hindi malaman yung gusto nilang build sa character nila. Alright, so anong hinihintay pa natin mga men? Pag-usapan na natin to, let's go. So bago ang lahat guys, bago natin simulan yung video, ito muna yung mga kailangan natin i-take note. Ang video na ito ay para sa mga weak na naglalaro ng WODN kagaya ko. So paano natin i-classify kung weak tayo o hindi? Ililista ko. Number 1, weak ka kapag wala kang time mag-farm. Kung busy ka sa trabaho, busy ka sa mga anak mo, busy ka sa buhay mo sa labas, hindi ka makapaglaro, weak tayo. Okay? Weak kasi wala tayong time maglaro. Syempre, paano tayo lalakas? Wala tayong time maglaro. Ayun yung number 1. Number 2, ayaw mong gumastos dahil nangihinayang ka. Siyempre, iniisip to iba, laro lang to, so bakit ka gagastos? Ang larong ito guys ay pay to win, no? Ewan ko kung naiisip nyo rin yan, pero sa tingin ko pay to win to. Kung gumastos ka na malaki dito, so lalakas ka. Pero kung di ka gumagastos, mahina ka kung di ka marunong dumiskarte. Ayun yung number 2. Number 3, di man lang umabot ng 300k yung GD o 100k, depende yan sa server nyo. Kasi sa amin, sakto lang yung GD ng 300k, parang ano ka, average player ka sa Manticore, 300k o pataas pa, mayaman ka na pag naka 1 million ka, pag naka 1 million GD ka, mayaman ka na. Pero ngayon, sobrang daming refunder, lintik na yan. Amura na lang GD guys. Ayan o, wala nang gold na nagtitinda. Ibig sabihin, pamura na lang pamura yung value ng GD. Mas kailangan na natin yung gold case sa GD. Kasi gawa ng mga, ewan ko kung ano nangyayari sa ekonomiya dito sa Manticore. Pinapasok na kami ng mga alien. Anyways, ayun yung number. Anong number yon? Number 3, ayun yung number 3 guys. Number 4, nai-stress ka, kakaisip ng build. Hindi mo na malaman kung ano yung bibilin mo. Kasi halo-halo na yung mga iniisip mo. Mga bagay-bagay sa mundo. Tingin ka na tingin ng build ng iba, naguguluhan ka na kung sino yung susundin mo. Para sa'yo itong video na to, kung naguguluhan ka na sa build mo, para sa'yo to. At ang panghuli, number 5, isa kang mabuting mamamayang Pilipino na mahilig mag World of Dragones. Yan. Kung pasok ka dun sa limang katangian na yon na mga sinabi ko para sa'yo itong video na to. At kung hindi ka naman pasok, okay lang, manood ka na lang. Okay? So, ano pang hinihintay natin mga men? I-discuss na natin yan. Let's go! So, as of now mga men, sa Panticore, sa lahat naman yata ng server, 70 cap na. So, alam na natin ang pinakamalakas na item ngayon ay Ancient or Green Dragon Weapon. Ay, Green Dragon Set. Yan. Green Dragon Set. Yan, tatlo yan eh. Green Dragon Set, Ancient Set, Sea Dragon Set. Yan. Tapos, yung iba, mababa na yung level ng iba, ikaw da. Pang level 38 na yung Kauda, yung Feliz, pang level 44. Most of us naman, nasa 50 pataas na tayo, nasa 60 na nga yung karamihan eh, no? So, ano yung pibiliin natin na item, mga men? Napakasimple lang, diba? Sinabi ko nga sa inyo, para to sa mga may hirap na tao na hindi man lang dumami yung GD, yung pera, walang tayong maglaro. Siyempre, una natin ko-consider na wala tayong perang pambili. Ang pinakamahal na item ngayon, mga men, ay ang Green Dragon Set. Sad to say, hindi ko i-recommend yan na bilhin natin sa ngayon. Kasi nga, maliit yung supply ng Green Dragon items. Kaya sobrang mahal ng presyuhan niya ngayon. Siyempre, pag maliit yung supply, tapos mataas yung demand, tataas yung cost ng item. No? Tataas yung value ng item. At yung isang item naman na isa pang malakas sumunod dyan, tingin ko ay may nag-chat. Yung isang item naman na malakas na sumunod dyan ay itong, ayan, yung ancient item. Ewan ko kung magkasing lakas sila, tingin ko mas mahal itong ancient kasi ang hirap niyong buuin. Mga men, ang hirap makakuha ng Vel's Code sa mga rank lang nakukuha yan. Tingin ko yan. So, kung mahirap tayo, yung sinasabi ko pang free to play player lang to, wala rin tayong chance na makuha yung ancient set na yan. So, X sa ancient set, X sa Green Dragon set. So, saan tayo babagsak mga men? Dalawa na lang pipipilihan natin, yung Cornu, yung bago labas yung Cornu, tsaka yung
Sea Dragon. Yan, Sea Dragon set. So ano yung binili ko? Yung Cornu, napakamahal din mga men. Tingnan nyo kung mamimili naman tayo sa Cornu over Sea Dragon set, napakamahal din ng Cornu na. Yung Cornu na ultimate yung sinasabi ko mga men, ha? Hindi yung Cornu na simple lang. Yung Cornu na ultimate kasi ayun yung mas above dun para sa akin. Ayun yung mas above dun sa Sea Dragon set. Napakamahal niya nga lang niya mga men. Tingnan tayo kung may makukuha tayong Cornu. Ito, katulad no, Cornu Helmet Ultimate 300k dito sa server namin. Malaking value na rin yung 300k para sa amin, no? Hindi siya kakayanin ng isang free-to-play player or kundi kaswerteng player. Yan. So, ang pinakangulit sa listahan ay Sea Dragon. Sea Dragon set. So, mamimili din tayo dyan, no? Kung Sea Dragon ay napili natin na item, Sea Dragon set, mamimili naman tayo kung isang anong type ng Sea Dragon set yung bibilihin natin. So, unang pinakamahal dyan sa Sea Dragon, number one dyan yung critical damage. Critical damage is the real deal, mga men. Kaya yan napakamahal kasi nga yung critical damage na set dito, yun, lalo na yan sa weapon, ayun, meron siyang 900, sa weapon, sa archer, meron siyang critical na 975. Sobrang laki ng dagdag niya. Kaya napakamahal niyan. So, kung free to play player ka, mahihirapan kang buuin yung set ng critical damage kasi nga sobrang mahal nila. So, ano yung next sa choice natin? Ito na, mga men. Ang sagot dyan, Sea Dragon attack set. Ayan ang may re-recommend ako sa inyo. At kung wala kayong pera, Sea Dragon penetration set. Yan. Kaso ang problema kasi sa penetration set, yung penetration may capping din siya. Hindi ko lang alam kung hanggang saan yung capping na sa penetration. Pero kapag attack kasi, wala siyang cap. Up lang ng up yung sa attack. At saka isa pa, yung attack, pinakamura siya, no? Mura siya, parang ka-level lang din siya ng penetration halos. Wala masyadong tumatangkilig sa kanya unlike dun sa unlike sa critical damage set. Mura lang yung Sea Dragon attack set, guys, kung ikukumpara nyo sa ibang set. Kumbaga pwede na, no, kung ikaw ay isang normal player ng World of Dragon, eh, pwede na yung ganyang presyuhan. Kaso ito mahal to, men, ang sakit. 59k, baka mahal. Pero okay na yan, sa weapon naman yan. Pero kung titingnan nyo, guys, yung presyuhan niyan dito sa mga equipment. Tingnan natin yung attack, si Dragon attack. Yan, o, tingnan nyo 8k lang, o, kung kukumpara nyo dito sa critical damage na item. Tapos yung kabaliktaran naman yan, ito lang naman ang effect niyan, eh. Yan, o, sa critical damage na item. Siyempre, critical damage yung bigay niyan, 241. Tapos sa attack naman, ang pinagkaiba niya lang doon ay yung, siyempre, yung attack. Yan, attack plus 90, di ba? So, parang dikit lang din siya, mga men. Kasi, once na magdagdag ka ng attack mo at nag-critical ka ng times 3, pag na-hit mo na yung max crit, di ba? 9 times 3 agad yan, mga men. Di 270. Parang nakuha mo rin yung critical damage na plus 280 doon sa critical damage set. Di ba? 241 critical damage nga lang yan, eh. At ang problema nga, mga men, kung papanoorin yung isang kong video, may capping yung critical damage. Na yan, yung isang kong video na dyan sa link. Sa yung link nasa description, mga men. Unlike doon sa attack set, wala siyang capping. Pataas lang siya ng pataas. And parehas lang naman yung ano yan, eh. Isa pa yung peg yung... Oh, increase over spirit. Yan. Parehas lang naman yung effect niyan. Yan, o, increase over spirit penetrate and critical damage din. Parehas lang. Ang pinakaiba lang talaga nila yung attack tsaka yung critical damage. Yan. So, yun. Malinaw, mga men. Ang i-recommend ko na set sa equipment ay yung attack. Kung tayo ay wala tayong pera. Yan. Tinan nyo. 7.5 lang. Yung Sea Dragon shoes na attack. Tsaka yun sa body. Kano yun sa body? Yan, o. 3.5 na nga lang, eh. Yung sa attack. Yan, ayun yung i-recommend ko, mga men, kasi same effect lang din naman yan. Hindi ko alam bakit ang dami nagpapanta siya dun sa critical damage set, eh, may capping naman yun. Sa bagay, kung mayamang ka, di ba? Kung mayamang ka naman, why not, di ba? Kung di mo, saan mo gagamitin yung GD mo? Di ba? Wala ka naman papagagamitin ng GD, so di mo na ibilin, di ba? Pag nakita ka na, iba, wow, critical damage set, wow, napaka mayamang ka. So, sa accessories naman, mga men, ano yung nilagay ko? Ano yung mga accessories ngayon, men? One, vein. Yan, vein, ancient, akasha, benedict, at ebony. Magugulat kayo, guys, kung ano yung suot-suot ko ngayon. Surprise! Ang suot ko ngayon, dahil mahirap lang ako ay naka-ebony. At ang set ko ay charge. Naka-charge set ako, penetration set, mga men. Dahil nga, katulad yung sinasabi ko kanina, pang free-to-play na build lang to. Ayan. So, bakit? Bakit? Yan ay dahil, syempre yung vein, hindi pa ako level 17. Ano bang, di ko alam kung level yun, eh. Yung sa vein, veinness. Basta mataas yun. Tingnan natin kung may mga titinda na. Ayan, may mga titinda na. Yan o, resolution, ring appeal. Tigpo 400k.
Kung wala, kung mahirap ka, hindi natin mabibili yan mga men, unless may magbenta ng sobrang mura. So, X na agad yung Bane sa atin, Bane set, dahil wala tayong pera nga. Lalong-lalo na yung Ancient, baka mabili. Baka mabili natin yung Ancient. So, X na rin sa Ancient, dahil wala tayong pera. Yung Benedict naman, okay din siya. Actually, okay din yung Benedict set. Ang problema lang sa akin dito, kaya hindi yan yung pinili ko. Dahil dito sa increase over spirit death. Ayun lang naman yung pinakang inisip ko na nalugi ako. Yung increase over spirit death. Kasi yung sa Hagen, ay yung sa Ebony. Ito yung effect na sa Ebony. Increase over spirit attack. Siyempre, mas pipiliin ko yung increase over spirit attack kaysa sa increase over spirit death. Kasi hitter ako eh. Archer ako. At maliit na bagay lang naman sa akin yung mga additionals dito, yung attack plus 50, attack 87, yung penetration 87. Konti lang naman yung indiferensya nila. Mas pipiliin ko na yung sa charge, yung sa Ebony. Yung sa Ebony set. Mura na, madumi pa. Mura na, sulit pa. Yan. At ang pinili ko ng set dyan ay yung charge. So alam naman na natin lahat na yung charge set ay nagbibigay ng penetration, di ba guys? At alam din naman natin kung gaano kahalaga yung penetration. Pag wala tayong ma-add na attack, dahil mahirap nga i-farm yung ikunin yung attack na effect, yung doon tayo, shit, nakalimutan na sabihin ko. Dahil mahirap nga i-farm yung attack na set, doon tayo sa ipangahalili natin yung penetration. Ayan, penetration. So ayan mga men, ano, charge. Yan, puro charge sila. Kasi ang presyo ng charge, mura lang din, mga men. Mura lang yan. Kaya natin bilhin yan. So, hanapin natin yung mga charge na item. Ayun o, Ebony Ring of Charge, 30k. Diba? Mura lang. Kung ikukumpara mo dito sa iba, ayun, tingnan mo yung presyo ng opportunity dyan, ha. Flap. Oh, diba? Hagen Ring of Opportunity, 200k. Kung bibili ka ng dalawa, edi 400k. Edi nga. Tapos kapag nakuha mo na yung crit damage na capping, baliwala rin yung crit damage mo, diba? So, para sa akin, mas may sense dong charge. Kasi hindi ko pa, alam ko na pag nagdadagdag pa rin ako ng penetration, nadadagdagan din yung aking attack. Kasi ako ngayon, kapag nagbabuff ako ng critical damage, hindi na nadadagdagan yung critical damage ko kasi nga na nandun na ako sa capping. Basta binexplain ko na yun sa isang kong video, panoorin nyo na lang. Isa pang set na maganda rin, itong mastery. Yan, mastery, kung medyo may kaya kayo, mastery set. Mura lang naman yung saring lang naman ang mahal dito mga men, sa earrings na sa necklace, mura na. Mura lang yan, tinan nyo ngayong Ebony opportunity ngayon, mura lang eh. Ayun o, Ebony earrings opportunity, 1k lang sa server namin. Mura lang yan, sa necklace, hanapin natin. Ayan dito yung Ebony necklace of charge, 199 lang, sobrang mura lang din, di ba may 200 pesos lang. Pizink, so ayun mga men, eto nga, eto yung set ko. I-summarize natin, yung ginawa kong set, yan, full set of attack, dahil wala nga tayong pera, yan, full set ko yung attack. Yan, tapos sa accessories, full set ng Ebony charge. Yan. Kunti lang yung nagastos ko dito mga men. Kung kukuha ka ng opportunity or critical damage set, mahal. Diba? Tapos, ayun, sa ibang video ko nalang i-explain sa inyo yung ginawa ko sa mga Dragon Jade ko. Anong ginawa ko dun sa set ng sa Dragon Jade ko. I-separate video ko nalang kasi masyado na itong mahaba. Pizink. At oo nga pala mga men, yung nanalo dun sa paraful natin sa last kong video. Nandyan, nilagay ko sa description kung sino yung nanalo. Tapos, ikaw, i-chat mo ako dun. Yung nanalo, i-chat mo ako dun sa in-game. Ha, Mantic or server ka naman eh. I-chat mo ako dun sa in-game. Tapos, doon na tayo mag-usap. Thank you! Maraming salamat sa pagsali at sa mga sumali. Next time ulit guys. So, ayun mga men. Salamat sa panonood. Salamat sa pagtitiwala. At kung meron kayong mga gustong idagdag, huwag kayong mahiya. Ilagay nyo lang sa comment section. Subscribe, like, and share nyo yung video para mas ganapa tayong gumawa ng mga panibago pa nating video. Thanks sa panonood mga men. Salamat. Bye-bye.